Outfit of the day. Mag-switch ako sa phone. Nakagayan ako. Your bag options. So, it's been a while since I ordered. So enjoy it, save it forever, and I hope you're having a good evening. I'll talk to you later. Bye. Go side to side, stick with me, and you'll be alright. I know I'm not perfect, but I'll treat you right. Good morning, good afternoon, everyone. I ordered coffee. I'm just waiting for it to arrive kasi ubus na ang aking capsules. Baka nandito yung pabango ko. Okay, so I just got my coffee order. Hindi na ako nakaubos ng parang super laki. Ganito na lang yung kaya ko. Parang tall size, for example, ng Starbucks. It's been a while since I ordered dito sa mga go-to ko na cafe na malapit lang sa amin. Pero ano lang sila, parang humble. Or actually, itong Tomo, medyo nag-expand na sila. Pero meron pa akong isang ina-orderan. It's called Dungaw Cafe. And ang cute niya kasi nasa bintana lang siya tapos aabot niya yung coffee, ganun. Ang sarap ng coffee nila doon and it's really affordable. Medyo matagal na ako hindi naka-order simula nung nakakuha ko ng Nespresso machine. Kasi parang nag-explore ako sa pagtimpla ko and ayun, naubusan kasi ako ng capsule. I need my coffee fix. So, umorder muna ako. Today I ordered Spanish and it tastes really good. So, my birthday was last month, July 27. But my birthday gift to myself just arrived this August. Let's unwrap it. This came from the US Patas Pinasi cargo siya, so nagka-delay. But at least it's finally here. And I really wanted to give myself something nice for my birthday. I was ready to purchase one of my dream sneakers. Kaso na-realize ko bigla na wala pa ako sa point na willing ako maglabas ng malaki for something that I just want. Kasi di ba may mga material things na mahal, pero it's a want and a need. And itong mga ganito, di pa ako ready maglabas talaga ng mahal. This is called Coach Georgie in the color Dark Ivy. And ang ganda ng pagka-green nito. I mean, hopefully. I love it! Ang ganda ng color! Oh, ang ganda pala ng ano, material niya. This is a beautiful type of green. Para siyang plant. It's my type of green. I super love yung feel nito. Akala ko medyo thin yung material, pero it's really beautiful. Ang leather niya is parang pebble style. Currently organizing my stuff kasi ganito ako kapag meron akong bagong bag na gusto ko gawing parang go-to bag. Yung power bank ko kasi naiwan ko kay Guts. Feel ko naman kasya pa siya dun sa main compartment. I feel like I've never done a what's in my bag or nagawa ko na. But yeah, let's do one today. Usually talaga kapag umaalis ako, especially if I'm alone or if I'm gonna shoot something, nagdadala talaga ako ng extra bag. Yun yung tote bag ko. The last yung nilalagay ko sa tote bags are the bigger stuff. For example, if dadali ko yung laptop ko, ganun. Or a different outfit if parang content day and of course my camera. Tapos meron akong iba pang bag. Parang ganito. Ito yung parang part ng outfit talaga. Let's start dito sa likod niya. Isa lang yan nandito. It's my lip tint para easy access. Kasi mahilig ako mag-retouch ng labi. So yeah, and this is just from Bobby Skin. Now for the front part, if I'm taking photos, nag-lipstick ako. So I have two right here. And ito lang yung makeup products na meron ako kasi ito pwede rin siya gawing blush. So the first one
is from Lovely Cosmetics. This one naman is my Mercy Tint in the shade V15. Okay, next naman, my glasses. If yung sa mga small bags ko lang naman, nandito lang siya. Tapos meron ako pampunas. Itong sa lagayan ko ng glasses, minsan hindi yung prescription glasses ko yung nilalagay ko dito. Minsan ano siya, shades, ganon. Kasi minsan hindi ko naman feel parang makakita ng mga tao. Kaya hindi ko na nililinawan yung mata ko. I also have my extra cord. Meron akong cord sa bahay, tapos meron akong cord palagi sa mga bags ko kasi ito yung gamit ko for my power bank. Ayan, this is my camera. Ayan, I got this from Cubao Expo and super lit kasi niya. It's perfect for my small bags. Alam ko super luma na ng mga ganitong cameras, pero kasi I like the rawness of the photos. Dalas kasi nalalobat na rin yung iPhone ko. Full storage pa ako, so ito, okay to for like spotty days. Gusto ko ma-document yung mga biglaang special memories pala or happy memories. And supposedly, dapat nandito rin yung power bank ko. Ito naman yung next na malaki. Medyo chunky kasi itong wallet ko. I got this from Farfois and I super love yung color niya. Meron siyang card slot dito. Tapos meron pa siyang isa pang card slot. And then we have a coin pouch. Tapos dito naman sa pinaka-dulo, merong zipper part. And ito, sobrang cute na ito. Dito nakalagay before yung earrings ko. Pero ginawa ko siyang pill box. Super tiny. Ito yung itsura niya. But I always carry around with me paracetamol. Itong Bioflu. Tapos Medicol Advance, yung ibuprofen. Itong color red. Wait, mag-story time nga ako kung bakit biglang lagi na ako nagdadala nito. Kasi alam niyo nung nag-launch ako ng Oaklavie, all of the pub mats, yung mga ipopost ko sa feed once na mag 7 PM na noon, yun yung release time. Okay naman na siya, ready naman na siya. Kaso, ako kasi, yung parang personality ko, kapag malapit na ako doon sa gagawin ko, like ko iniisip, baka kaya ko pa, baka may magawa pa akong mas maganda. So, I do parang last minute things. Kaya nung launch day, imbis na parang pumirmi na lang ako dito sa bahay. Umalis pa ako noon, sabi ko mag-shoot pa tayo for Oaklavie, additional photos, gano'n. I was preparing outfits, not just for myself, pero dun din para sa mga imo-model ko sila Gab. Ayun, I was packing them and I was cleaning my room at the same time. Kasi hindi, minsan nainis ako kapag parang nagulo to. Ayusin ko. Ayun, nung nakapunta na kami din sa shoot location, umulan siya bigla, ay maaraw yung time na yun. Pero tumila rin naman siya. Kaso alam mo yung tipo na yung galing ka sa mainit, tapos biglang umulan, tapos wala ka naman sa bahay, parang magsistay ka doon. Parang nagkakosya ng lamig sa likod. Nung pauwi na kami, I had to move the photos, inisa-isa ko pa siya. And composting, since ayun nga, starting pa lang talaga, kami lang ni Gods yung nag-a-answer. Eh, syempre ako, since matagal na akong online seller, mas kapa ko yung process, yung pag-post, yung pag-reply. I had to do like majority of the online work. We had to pull an all-nighter just to reply to comments and send invoices. Tapos yung pag-type din ng mga orders sa Excel. The following night, kailangan ko nun mag-pack. And si Gads, syempre, meron din siyang ibang work. Yung busy si Gads, ako, sinisimulan ko na mag-pack. Though, nagpatulong naman ako kay Nanang nun. Hindi ko rin in-expect, mauubos agad yung tote bags. Parang naisip ko pa nun magpa-pack with me ako na videos, ganun. But it was better pala if parang pre-pack na lahat para diretso shipping. We're grateful. Ang saya balikan, no? Parang, thank you so much. And while packaging yung mga orders, isipin nyo, tumutunog yung phone ko, tapos nandun yung pressure na gusto ko ma-receive nila to agad kasi na-excite ako. So nagpa-pack ako, print ako dito ng packaging. Tapos tutunog yung phone ko, additional order, parang print, pack, ay, send, reply. Tapos biglang may magbubok na ng lalamu, parang akyat baba. So I was doing a lot of things at the same time. That time, wala pa tong office, ano pa lang to, parang bodega. Tapos nilagay ko lang dito yung bago kong biling table, tapos chair. So, wala pa akong matinong upuan nun. Kaya ang sakit talaga ng likod ko, parang wala akong back support. Kulang pa ako sa tulog. Parang matatapos ako nun mag-pack and mag-reply 3 AM kasi may nahirapan din ako sa Excel nun. Compared nung parang online thrift store lang ako na onti lang yung tinatype ko sa Excel. Noon kasi sa launch, parang 300 plus yung tinype ko. Hindi pa organized talaga yung mga ginagawa kong Excel sheets. Kaya medyo nakaka-stress talaga siya. Anyway, this is not me exaggerating the whole thing. Yun talaga yung reality nung launch ko. As in, iba na yung nafe-feel ko na parang sakit na talaga ng ulo ko. Kaya nung time na yun, napabili talaga ako nitong ibuprofen, itong Medicol Advance. And ito, proven and tested ko, it really relieves yung sakit na nafe-feel ko. Parang nagiging light yung feeling ko and I'm able to function again. Before kasi, yung nilalagay ko lang is yung ibuprofen for my headaches and yung sa backache ko. Pero nagsama na ako ng Bioflu para if ever mamaya bigla akong sinatin or yung mga kasama ko mamaya biglang may
sumama yung pakiramdam sa kanila, tapos wala kaming access na bilihan, at least ako meron akong ganito, tapos bibigay ko na lang. Parang subok na to sa amin na hindi talaga to nawawala sa bahay. Kapag may matamlay sa amin, parang sabihin, ay, sama ang pakiramdam ko. Sinanang sasabihin niya, meron ako doon Bioflu. Ilang beses na kami niligtas nito. For sure kayo rin, naalagaan na kayo netong Unilab na tablets na to. Yun, share ko lang, that was one of my worst sick days. Parang haba nun, no? Anyway, kayo ba, what was your worst sick day like? It's better to be ready all the time. Ang cute talaga netong liit. I guess this is also your reminder to don't forget to take care of yourself and wag natin palalagpasin kapag may nafe-feel na tayo. I highly encourage you guys to carry around with you a mini pill box like this. Anyway, so far, that's it. Pero pa akong alcohol dito tsaka mask, pero hindi ko pa siya nalalagay kasi hindi pa dumadating yung binili kong manipis na lagayan ng alcohol. Yeah, basically, those are the things that I usually bring with me kapag umaalis ako, kapag wala akong dalang tote bag, ayun, ito yun yung mga pinapasok ko lagi sa bags ko. Tapos yung water ko naman, hand carry ko siya. Okay, so I'm now done getting ready. And super simple look lang kasi parang medyo mainit. So ayoko nang masyadong makeup kasi mamaya mahulas lang rin ako. And baka sticky ganun. But anyway, I love my outfit today kasi it reminds me of the outfits that I used to wear nung college ako. Super simple lang, parang long sleeve and then mom jeans kasi nakita ko ng magandang mom jeans sa surplus. Sa surplus yung sa mall na store. It's also my first time wearing yung gift sa akin ni Guts. This is the ducks that he got me for my birthday. I decided to pair it with my bag because it's green and I'm just wearing mom jeans kasi bagay green and blue together. So there. That is my outfit. Actually, parang ini-sport ko yung mga favorite colors ko. Green, blue, brown. There. We have here my other bag options. Ang green and white. They're from Mango and they were gifted to me by my older brother, si Kuya AC. Ang ganda kaya nito. Ito, tingnan niyo yung strap nito. It's really thick. I wore this dun sa Billie Eilish na concert. Tapos itong white naman, it's perfect for everyday. As for the black one, a lot of you were asking about it. This was gifted to me by Pauline and super ganda ng quality nito. I've been eyeing on this. Just nagulat ako, nag-send sila ng DM sa akin. Thank you so much to Pauline Paris. And this one naman, it's also from Coach. This is the Coach Ergo and I thrifted this sa Facebook Marketplace. But yeah, today though, we're gonna go with Coach Georgie. Para ramdam ko yung bili ko sa kanya agad-agad. I'm just gonna wear these sunglasses. Medyo madumi. Yan. Ang nice neto, this is a vintage YSL na sunglasses. Nakita ko to sa ano, parang yung mga pinadala nila mommy tsaka ni Lali dati nung nasa Japan pa sila. So, I'm gonna wear it kasi feel ko it's the vibe for today. That is the outfit of the day. By the way, super dami nagtatanong kung saan galing yung case ko. Ito yung case ni Bianx's collab case with Nala cases. Outfit of the day. Hindi ko alam kung nakikita niyo kasi hindi ko kayo makita. Thank you.
Kasi diba lighter? Parang naka-family. Really? Diba? Lighter. Ang hilig natin mag-gesture. Oh my God!